Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Secret Superstar. Sa pambungad na eksena, ipinakilala ang isang mayabang na Bollywood music producer na si Shakti Kumar. Siya ay hinirang bilang hurado sa isang children's singing competition kasama ang isang kapwa mga aawit. Nang nagbigay siya ng mga punto sa isang bata para sa pagiging cute, kumontra si Shakti at siya ay minumura. Pinaiyak niya ang bata sa sinabing hindi talento ang kanyang pagiging cute. Nagdudulot ito ng malaking iskandalo at naboykot si Shakti sa samahan ng mga mang-aawit. Ang bida ng pelikula ay isang 15 taong gulang na batang babae na nagngangalang Insia. Siya ay nakatira kasama ang kanyang pamilyang Muslim sa lungsod ng Baroda. Ang kanyang pamilya ay binubuo ng ama na si Farouk, ang ina na si Najma, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Gudo. Sinasaktan ni Farouk ang kanyang asawa dahil lang sa isang maliit na pagkakamali, at madalas din na inaabuso si Insia. Isang araw, pagkagaling ni Insia sa isang school field trip, sinundo siya ng kanyang ina at nakitang nakasuot ito ng sunglass. Nang sila na lang dalawa ay tinanggal nito ang sunglass, at makikita na siya ay may black eye. Dinahilan ni Najma na ito ay naaksidente, ngunit batid ng kanyang anak ang tunay na sanhi ng kanyang mga pasa. Nakikiramay siya sa kanyang ina at pakiramdam niya ay wala siyang magawa para matulungan ito. Ang mag-ina ay may ugnayang walang katulad. Sa isang sambahayan kung saan ang mga babae ay tinuturuan lamang magluto at maglinis, ipinaglaban ni Najma ang karapatan ng kanyang anak na magpatuloy sa pag-aaral. Tinuruan din niya sa pag-awit at binigyan ng gitara noong 6 na taong gulang pa lamang siya. Pangarap ni Insia na maging isang propesyonal na mang-aawit, ngunit alam niyang hanggat ang kanyang ama ang kanyang tagapag-alaga, kailanman ay hindi ito magkakatotoo. Noong si Insia ay nagkaroon ng school field trip kasama ang kanyang mga kaklase, hinangaan siya dahil sa kanyang husay sa pag-awit. Isa sa naagaw ang atensyon sa pagkanta ni Insia ay ang kaklase niyang lalaki na si Chintan. Pagkatapos niyang kumanta ay lumapit si Chintan at inalok siya na sumali sa gaganaping inter-school singing contest. Nagka-interest si Insia lalo na nang nalaman niyang ang premyo ay isang laptop at libreng internet sa loob ng 1 taon. Sinabi niya ang tungkol dito sa kanyang ina at nagpas siyang humingi ng permiso sa kanyang ama sa pag-uwi nito mula sa trabaho. Sa kasamaang palad, si Farouk ay bad mode dahil nakalimutan ni Najma na maglagay ng asin sa kanyang chicken curry. Inihagis niya ang plato sa mukha nito at pumasok sa kanyang silid. Pinipigilan ni Insia na banggitin sa ama ang tungkol sa kompetisyon dahil natatakot siya na baka mas lalo itong magalit. Naging routine na ito ng pamilya, ngunit nagsasawa na si Insia. Sinabihan niya ang kanyang ina na hiwalayan si Farouk, ngunit sinabi ng ina na wala siyang kakayahang mamuhay na wala ang kanyang asawa. Kinabukasan, umuwi si Insia mula sa paaralan at nakita ang isang laptop sa mesa. Binili ito ni Najma para sa kanya, dahil siya ang dahilan kung bakit hindi makahingi ng permiso si Insia sa kanyang ama kahapon. Nagdiriwang si Insia sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanyang ina ng ilang bagay sa internet. Sa sumunod na linggo na wala si Farouk, ang laptop ay nagdudulot ng kagalakan sa pamilya. Pagkatapos, nagpa siya si Insia na mag-upload ng video sa YouTube ng kanyang sarili na kumakanta. Ngunit napagtanto niya na kung ipapakita niya ang kanyang mukha, malalaman ito ng kanyang ama. Nang makita ni Najma na ang kanyang anak ay malungkot, iminungkahi niya na magsuot ito ng burka. Sa ganoong paraan, makakapag-focus ang audience sa kanta at hindi rin siya makikilala ng kanyang ama. Si Insia ay kumanta ng orihinal na kanta para sa kanyang unang video at ini-upload ito sa pangalang Secret Superstar. Naghihintay siya para sa mga view na dumating, ngunit wala man lang dumating ni isa. Pagkalipas ng ilang araw, sumuko si Insia sa pag-view YouTube at nagpatuloy sa kanyang buhay. Ngunit kinabukasan, napansin niyang mahigit 11,000 tao ang nakapanood ng video at lahat sila ay pinupuri ang kanyang boses. Nasasabik si Najma para sa kanyang anak ngunit natatakot na malaman ito ng kanyang asawa. Pinaalalahanan niya si Insia na maging mas maingat sa internet. Kinabukasan, umuwi si Farouk mula sa isang buwang paglalakbay at nakita ang laptop. Sinabi ni Najma na ito ay regalo kay Insia mula sa kanyang tiyuhin sa Mumbai. Si Farouk ay hindi na nagtanong pa, at labis na ikinagaan ng kanilang loob. Makalipas ang ilang araw, naglakbay na naman siya.
Sa sandaling umalis siya, kinuha ni Insia ang kanyang laptop at gumawa ng pangalawang video. Sa pagkakataong ito, kumakanta siya ng sariling sinulat na kanta tungkol sa kanyang ina. Ito ay nagiging viral sa loob ng isang araw. Nakakuha siya ng atensyon mula sa mga music producer maging ang pagkakaroon ng maraming follower. Sa pagtatapos ng buwan, ang kanyang larawan ay nasa pahayagan. Pagkatapos, ipinakilala sa atin ang isa sa kaklase ni Insia na nagngangalang Chintan. May crush ang binata sa kanya lalo pat narinig nito ang kanyang husay sa pagkanta. Isang araw, tinanong siya ni Chintan kung siya ba ang secret superstar dahil napansin niyang magkahawig sila. Ibinunyag sa kanya ni Insia ang lahat at nakikiusap na panatilihin itong lihim. Si Chintan ay masaya na tumulong at natutuwa na pinagkatiwalaan siya ni Insia. Sa gabi, binabasa ni Insia ang kanyang mga email hanggang sa nakita niya ang isa mula sa isang kontrobersyal na producer na si Shakti. Nahihirapan siyang maghanap ng isang mga awit para sa bago niyang kanta matapos siyang maboykot. Kaya naman ay hiniling niya kay Insia na pumunta sa Mumbai para mag-record ng kanta para sa kanya, ngunit hindi interesado si Insia. Narinig niya ang tungkol sa kanyang mga kontrobersya at naniniwala na hindi siya ang perpektong tao na makakatrabaho sa ngayon. Dahil nalihis ang focus ni Insia, bumaba ang kanyang mga grado sa pagsusulit. Nang nalaman ito ni Farouk ay labis itong nagalit. Sinisisi niya ang kanyang gitara at sinira ito, at pagkatapos ay hinihiling na huwag na siyang kumanta muli. Sa sobrang galit, sumagot si Insia kaya mas naging agresibo ang ama sa kanya. Sa huli, kailangang makialam si Najma para hindi masaktan ang kanyang anak. Kinabukasan, naghahanda ang lahat para pumunta sa kasal ng isang kamag-anak. Hiniling ni Farouk sa kanyang asawa na magsuot ng gintong kwintas na niregalo niya noon. Ngunit nabenta na pala ni Najma ang kwintas para mabili ang laptop para kay Insia. Kunwaring hinahanap niya ito sa aparador at nanginginig sa takot. Nalaman ito ni Insia at iminumungkahi niya na magpanggap sila na ito ay nawala. Gayunpaman, narinig ni Farouk ang kanilang pinag-uusapan at natuklasan ang katotohanan. Namumula ang kanyang mga mata sa galit nang sabihin niyang hindi sila pupunta sa kasal ngayon. Napagtanto ni Insia na ang kanyang ina ay nasa problema kaya't sinasabi niya sa ama na siya mismo ang dapat sisihin. Ngunit ito ay baliwala kay Farouk. Sinampal niya ang kanyang asawa at inutusan ang mga bata na pumasok sa silid. Kinuha ni Insia si Gudo at umiiyak, hindi kayang tiisin na marinig ang sigaw ng kanyang ina. Ilang sandali pa, tumigil ang ingay kaya't tumakbo siya palabas at nakita ang kanyang ina sa sahig. Ngunit hindi pa tapos si Farouk sa kanya. Upang pigilan ang ama, inihagis ni Insia ang kanyang laptop sa balkonahe at pagkatapos ay humingi ng tawad. Pagkatapos ay pinagmamasdan ng mag-ina ang sirang laptop. Nakikita ang lahat ng kanilang pangarap at pag-asa na nawasak. Sa sumunod na mga araw, hindi sila kumikibo. Napansin ni Chintan ang kakaibang pag-uugali ni Insia kaya't pinasaya niya ito sa paaralan. Pagkalipas ng ilang araw, umuwi si Farouk na may dalang mga tsokolate. Ipinaalam niya na ililipat siya sa Riyadh at kinukuha ang buong pamilya. Inayos din niya ang kasal ni Insia sa anak ng isang kaibigan. Si Insia ay ganap na tutol sa paglipat sa Riyadh, lalo na ang pagpapakasal mula sa kanyang edad na 15. Galit siya sa kanyang ina dahil alam ni Najma na pinaplano ito ni Farouk ngunit hindi niya sinabi kay Insia. Nang maglaon, nanonood ng TV si Insia nang nalaman niya ang balita tungkol sa music producer na si Shakti. Kakahiwalay lang niya sa kanyang asawa, at ang divorce lawyer ng kanyang asawa ang pinakamagaling sa bansa. Kung gagawa ng pabor si Insia para kay Shakti, maaari niya itong iugnay sa abogadong tutulong sa kanyang ina. Kinabukasan, hiniram niya ang telepono ni Chintan at tinawagan ang producer. Handa na ang producer na magpadala ng tiket para kay Insia papuntang Mumbai kinabukasan. Nag-aalinlangan si Insia dahil hindi pa niya naranasang mapalayo sa bahay nang wala ang kanyang mga magulang. Mas gumaan ang pakiramdam niya nang nangako si Chintan na aayusin ang lahat para sa kanya. Kinaumagahan, nag-impake siya ng burka bago pumunta sa paaralan. Sa paglalakbay, tinanggap niya ang plane ticket mula kay Chintan na nag-print nito. Pagdating sa paaralan, lumabas sila mula sa bintana at tumalon sa pader. Nagpasalamat si Insia kay Chintan bago siya tumakas.
mag-isa siyang sumakay sa eroplano sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sa paliparan ng Mumbai, sinabi ng isang lalaki na nandoon siya para sunduin si Insia. Sa kabila ng takot, sumama siya sa lalaking iyon at nakarating sa studio kung saan siya hinihintay ni Shakti at ng kanyang team. Buong puso niya itong tinatanggap, isang ganap na kabaligtaran ng kung paano siya ipinakita sa media. Gayunpaman, wala sa kanyang comfort zone ang kantang gusto niyang awitin ni Insia. Isa itong upbeat na kanta na maraming patutsada kung saan kailangan niyang humalinghing. Nakita siya ni Shakti na nahihirapan at naisip nito na hindi si Insia ang nararapat para sa trabaho. Ngunit sumagot si Insia. Sinabi niya na ang kanta ay tila isang mahalay na bersyon ng isang kanta na dapat ay tungkol sa pag-ibig. Nabigla si Shakti sa komento dahil sa katunayan ay tama si Insia. Isinulat ni Shakti ang kanta 10 taon na ang nakalilipas, at ito ay orihinal na dapat ay isang melodic R&B. Pero dahil gusto ng mga producer sa panahon ngayon ng mga party songs, binago niya ang lyrics para umayon sa kanilang panlasa. Handa siyang kalabanin ang mga producer kung papayag si Insia na kantahin ito sa orihinal nitong anyo. Sumang-ayon si Insia at kumanta ng napakaganda. Sa pagtatapos ng kanta, lahat ng tao sa studio ay pumalakpak sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, hinitid siya ni Shakti sa airport at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagbabayad. Ngunit pinigilan siya ni Insia, sinabing hindi niya gusto ang kanyang pera ngunit kailangan niya ng tulong. Gusto ni Insia na makilala ang abogado ng dating asawa ni Shakti para sa kanyang ina. Sa una, ayaw siyang dalhin ni Shakti sa babae dahil kinasusuklaman niya ito. Ngunit nang makitang desperado na si Insia, nag-ayos siya ng appointment para sa susunod na linggo. Umuwi si Insia sa pagtatapos ng araw nang walang sinumang naghihinala sa kanya. Sa sumunod na linggo, lumipad siyang muli sa Mumbai sa tulong ni Chintan. Dinala siya ni Shakti sa opisina ng abogada. Sinabi ni Insia ang lahat tungkol sa kanyang mga magulang at humingi ng tulong. Binigyan siya ng abogada ng isang file ng mga papeles at hiniling sa kanya na kunin ang pirma ng kanyang ina. Kung pipirmahan niya ang mga ito at pupunta sa pulisya, aarestuhin si Farooq. Hindi lang nila maaaring idemanda ng karahasan kundi makakakuha din ng kasunduan sa diborsyo. Sa gabi, umuwi si Insia at sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa mga papeles sa kanyang pananabik. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Najma. Laking gulat niya na ang kanyang anak na babae ay bumibiyahe sa ibang lungsod. Bukod dito, hindi man lang tinanong ni Insia ang kanyang ina kung gusto niyang makipagdiborsyo. Naramdaman ni Najma na parabang ang lahat ay gumagawa ng mga desisyon para sa kanya at hindi na niya pag-aari ang kanyang buhay. Tinawag ni Insia na duwag ang kanyang ina dahil hindi nito kayang ipagtanggol sila sa kanilang ama. Pagkatapos ay pumunta siya sa rooftop at umiyak. Doon, nakita niya ang kanyang laptop na nawasak. Batid niyang si Gudu ang naglagay ng mga tape para mabuo itong muli. Batid ng kanyang kapatid kung ano ang mga bagay na mahalaga sa kanyang ate. Batid ni Gudu na ang laptop lamang ang daan para matupad ni Insia ang kanyang mga pangarap. Naramdaman niya na mahal siya ng kanyang kapatid sa kabila ng kanyang iniisip na iwanan ito dahil si Gudu lang ang mahal ng kanilang ama. Agad niyang pinuntahan si Gudu at niyakap. Pagkatapos ay kinausap siya ng kanilang lola. Pinagsabihan siyang hindi niya dapat sinabing duwag ang kanyang ina. Ito ay dahil grabe ang sakripisyo ni Najma noong buntis ito kay Insia. Binugbog siya ni Farooq dahil nais nitong ipalaglag ang bata. Ngunit hindi pumayag si Najma bagkos ay tumakas ito. Bumalik lamang siya makalipas ang 10 buwan at kasama si Insia. Nakiusap kay Farooq na tanggapin siya at nangako na kapag siya ay muling nabuntis at ito ay babae, hindi na niya ito itutuloy. Sa kabutihang palad ay lalaki ang sumunod at ito ay ang kanyang kapatid na si Gudo. Dahil sa kanyang nalaman, naisip niya na mas mahalaga ang kanyang pamilya kaysa ano paman. Agad siyang pumunta sa isang internet cafe at dinilit ang kanyang YouTube account. At inihahanda ang sarili na lumipat sa isang bagong bansa. Ilang beses siyang tinawagan ni Shakti at nag-aalok ng tulong. Handa siyang tumawag ng pulis at Child Protective Services para sa kanya ngunit nakapagpa siya na si Insia. Ang kanyang kanta ay inilabas sa loob ng ilang araw at ito ay lumilikha ng isang sensasyon. Ito ang nangunguna sa lahat ng platform at ginagawa siyang isang aktwal na celebrity. Ipinagmamalaki ni Najma ang kanyang anak,
at nanghihinayang na kailangan nitong isuko ang kanyang mga pangarap. Pagkatapos, sa huling araw ng pasukan, nag-usap ng matagal sina Insia at Chintan. Sa huli, nagpaalam na sila sa isa't isa at naghiwalay. Pagka-uwi, umalis ang pamilya papuntang airport dala ang kanilang mga bagahe. Ang unang flight na kailangan nilang gawin ay papunta sa Mumbai at pagkatapos ay sa Riyadh. Sa paliparan ng Mumbai, nagkaroon ng problema dahil ang mga bagahe ay mabigat. Inutusan ni Farooq si Insia na itapon ang kanyang gitara at ginawa niya ang sinabi. Ngunit pagkatapos, nagsalita si Naj malaban sa kanyang asawa sa unang pagkakataon. Sinabi niya na dapat nilang dalhin ang gitara dahil ito ang pinakamahalagang pag-aari ni Insia. Nagalit si Farooq at nagtaas ng kanyang kamay ngunit inutusan siya ni Najman na huminto. Huminga siya ng malalim at sinabing, kapag sinaktan siya nito, wala siyang magagawa kundi pumunta sa pulis. At kung siya ay aarestuhin dahil sa karahasan, siguradong mawawalan ito ng trabaho. Ang mas magandang opsyon para sa kanya ay ang mag-isang lumipad patungong Riyadh, dahil si Najma at ang kanyang mga anak ay hindi sasama sa kanya. Sinisikap niyang kumbinsihin si Najma ngunit sa halip ay inilabas nito ang mga papeles ng diborsyo at pinirmahan ang mga ito. Pagkatapos ay lumabas si Najma kasama ang kanyang mga anak. Sinusundan siya ni Farooq sa likuran at nakikiusap na makinig siya. Ngunit sa huli, umalis ang mag-iina at kailangan niyang bumiyahing mag-isa. Pagkatapos, pumunta ang pamilya sa National Entertainment Award kung saan nominado si Insia para sa Best Singer. Hanggang sa inanunsyo ng host kung sino ang nanalo. Tinawag ang dating Best Singer na siya ulit ang nanalo. Ngayon ay nagsalita ang nanalo bilang Best Singer. Sinabi nitong masaya siya kapag nakakatanggap ito ng mga award, ngunit mas masaya siya kapag ang tatanggap ng award ay yung alam niyang mas maganda ang boses kaysa sa kanya. Kaya naman ay tinawag niya si Secret Superstar upang kunin ang kanyang award. Tumayo si Insia at tinanggal ang takip sa kanyang mukha. Lalong natuwa at nagpalakpakan ang mga tao dahil sa wakas, nasilaya na rin nila ang mukha ni Secret Superstar. Higit sa lahat ay natupad na rin ang pangarap ni Insia na makaakyat sa entablado at makatanggap ng award. Nagbigay siya ng talumpati tungkol sa lahat ng sakripisyo at sa kabutihan ng kanyang ina. Pagkatapos ay tumakbo siya sa kanyang ina at niyakap. Muli siyang nagpasalamat at batid niyang ito ang simula ng kanilang magandang buhay at wala nang dapat ipangamba. Nawa ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!